Hello, Kalokas! Welcome back to the channel. For today's video, isi-share ko sa inyo itong castor oil. Meron akong castor oil dito and it is from Lox Organics, 100% pure castor oil, cold press. Medyo malaki itong boteng to and babasagin siya. Meron siyang 120 ml. May dropper siyang ganito and alam naman natin pag castor oil medyo kakaiba yung amoy niya. May distinctive smell siya and medyo stinky. For me, medyo stinky yung smell niya. And pag binuksan mo siya, medyo concentrated or medyo thicker yung oil niya compared to the typical oil. So itong castor oil na to, ano nga ba yung mga binibigyan niyang benefits sa atin or saan nga ba to pwedeng gamitin? Magsimula na tayo. Kung ikaw yung tao na, unang-una, kung ikaw yung tao na medyo marupok yung kuko mo or hindi matibay, palaging napuputol pero gusto mo magpahaba, well, disclaimer, ano, I know na ang pagpapahaba ng kuko, hindi naman gaanong importante, ano, pero if ever lang na gusto mo magpahaba ng kuko, ito yung isa sa ginagamit ko na nilalagay ko sa nails ko. Ano, masyado siyang madaming nakukuha yung dropper, kaya ipisa nyo munang maigi kasi konting-konti lang ang kailangan natin, tutulo na siya, ayan. Kaya bago nyo siya iangat sa bote, pisain nyo muna, ubusin nyo muna ng maigi kasi may papatak pa rin naman doon. Ayan, so ganito ka-concentrated yung oil niya, sobrang thick, and then ilalagay nyo siya lahat sa nails nyo para tumibay, and mapapansin nyo na hindi madaling maputol yung kuko natin kapag lagi nating nilalagyan siya ng castor oil. Ayan. Ilagay nyo lang lahat sa nails nyo. And ginagawa ko na rin siyang hand cream or hand moisturizer kasi it really moisturizes the skin. Ayan. Tapos kapag luma na yung cutics nyo, talagang napaka-importante nitong inuna kong to. So, pag luma na rin yung ano nyo, ang so, mag-antay tayong lahat na matapos yung asong tumahol. Okay. So, pagka okay, so halimbawa yung mga dry, yung mga dito nyo, gilid ng kuko nyo, yung mga cuticle nyo, dry na. Pag nilagay nyo siya, sobrang ganda. Para kang naglagay ng colorless or halimbawa, luma na yung cutics mo sa nails mo or luma na yung nail polish mo. Pag nilagyan mo lang siya ng castor oil, parang pinatungan mo siya ng colorless or parang bago ka ulit pedicure or manicure. Kasi maganda yung dating niya. Makinang, ayan, shiny and glossy yung nails nyo. Ayan. Tapos yung susunod naman is for the hair, dun sa scalp. Alam naman na natin na the castor oil, nakakapagpakapal siya ng buhok. Meron siyang ricinoleic acid para matulungan niyang mag-even out yung acid level sa scalp mo. So, mas matibay, mas thicker yung strand. So, yun yung mga nabibigay niya. Mas marami pang naibibigay na benefits sa hair natin, sa growth, and also sa texture ng hair natin from roots to tips. Okay. Hinihilot lang din siya sa scalp ng hair mo para mas maging makapal. So, speaking of pagpapakapal ng buhok, if ever you're on a person na mas gusto mo yung mas thicker brows, so pwede mo rin siyang ilagay dito. Yung iba, bumibili ng wand or brush, yung mascara brush, para ilagay dito sa eyebrows nila. And pwede mo na rin siyang direct na ito yung oil mismo and then ilagay mo siya dito sa brows mo. And also, kung gusto nyo na mas full grown yung lashes nyo or mas maganda yung tubo, yan, pwede nyo rin siyang ilagay doon. Pinapahid ko rin siya dito sa balat ko para moisturizer na din. Pero depende sa panahon ha, kasi pag sobrang init, medyo thick yung oil. Pero maganda yung effect niya, yan o. Once na pinahid nyo siya sa balat nyo, maganda yung effect niya kasi for good skin din, ang castor oil, not only for the hair growth. Ayan, maganda yung effect niya. Tumatalbog yung liwanag. And parang ang healthy ng balat mo. And in the long run, kapag continuous yung paggamit mo ng castor oil, bibigyan ka niya ng magandang result. Ang sabi dito sa likod, great for skin and hair.
So not just for hair, for skin also, rich in vitamins and fatty acids. Castor oil promotes better hair growth and helps nourish and hydrates the skin. Especially sa gabi, syempre, wala ka naman ng masyadong ginagawa and hindi na mainit ng araw yan. Ganyan yung effect niya. Oh, ang ganda. Teka. Nabukasan, makikita mo, ang ganda. Ang effect niya, parang mga gel tub. Ganun, makinang siya. Ayan, no? Meron ka ng glass skin effect, libreng highlighter, and yung parang Korean skincare finished yung dating ng skin mo. Ayun. Tapos, pwede rin natin siya ilagay sa singit natin if ever medyo on the side na nagpapaputi ka. Actually, meron akong video nun na ang gamit ko na oil nun is the baby oil. Pero this one, pwede rin siyang ilagay as your whitening agent properties kasi meron siyang nakakaganda rin ng balat. Marami rin siyang properties na nakakaganda ng kondisyon ng balat. Especially sa pigmentation. Pwede nyo rin siyang ilagay sa mga paa nyo, sa sakong, especially sa sakong kasi meron kayong tinatawag na cracked heel yung cachucheneras natin or dun sa material na yon nagkaka-crack yung mga sakong natin. Nakaka-soften siya ng balat doon sa area na yon para maging maayos yung balat natin doon. Ganito, ipapakita ko na lang. At talagang itataas ko yung paa ko para sa inyo. Ano? So, ito yung paa natin. Ang pangit ay itsura, girl. So, ito yung paa natin. And, konting-konti lang. Konti lang. Yan. Konting patak lang. And then, ilalagay mo na siya dito sa paa niya. Pasensya na sa mga kumakain dyan at ano, ha? Kailangan ko lang talagang ipakita. Okay, so ganyan lang gagawin nyo. Ipapahid nyo lang siya dito sa inyong heel. Kasi usually, dito tayo nagkakakalyo. Ayan, kagaya niyan. Marami rin akong kalyo dyan. Nakakatulong siya magpalambot. Ayan, tsaka yung dito sa area na to. Ayan. At hindi lang doon, maganda rin siya sa kuko ng paa. Kung maganda siya sa kuko ng kamay, maganda rin siya sa kuko ng paa. So, lalagyan na rin natin. Yan, nakakalambot kasi siya ng mga cuticle. Yan, tsaka itong paa na to. Ito talaga yung pagod na pagod sa part ng katawan natin. Sila talaga yung kailangan ng ano, ng pamper. Yan. Lagyan din natin yung kabila. Mahilig ako sa oil. Marami akong oil. Meron akong SM bonus oil. Meron ako yung VCO. Meron din ako ng sunflower oil. Perfect ang mga oil sa skin. Talagang ang ganda ng effect niya sa skin. Yung susunod naman ay para sa mga stretch marks. Nakakalabo siya ng stretch marks if ever magpapahid ka. Lalagyan mo lang siya ng castor oil and eventually, mas mabilis. Or I know, talagang lumalabo ang stretch marks. Along the way, kahit hindi mo siya galawin, lumalabo siya. Kaya lang, mas napapabilis niya na maayos yung pigmentation doon sa area kapag pinahiran mo siya ng castor oil. So yun, napakadaming benefits talaga ng castor oil. Marami pa ako sigurong hindi nasabi, pero sa face na lang ha, sa face na lang. So, when you use this as your moisturizer, tumutulong siya na ma-lessen yung wrinkles mo, yung fine lines, yung laugh line dito, and also yung mga signs ng mga blemishes, and yung nutrients, hindi siya nagka-clog sa pores natin, and pumapasok yung nutrients and vitamins niya doon sa loob ng skin natin. Isa yung castor oil na tumutulong para maging youthful and glowing yung balat natin and it has a highest anti-aging properties. And lastly, it also very good for treating swelling and sunburn. Also, meron din siyang antifungal properties. So, nalilesen niya yung mga fungal infections sa mga balat natin. At ang dami pa, Diyos ko, hindi ko na ma-imagine yung mga iba pang kaya niyang ibigay na benefits sa atin. And yung last na ma-share ko sa inyo is for your lips. Okay, maglalagay ako sa lips ko para naman makita nyo. So, meron ako dito chopped lips. Meron akong lipstick ngayon, pero pwede nyo rin siyang gawing shimmer. Pero yung lipstick ko is matte. Pwede nyo rin siyang gawing shimmer, katulad nito. Ayan. Ayan, nice. Kasi, gamot din siya sa mga cracked lips. Ayan.
Yun. So, ayun lang kaloka. So, dito ko natatapusin itong aking video na to. And I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching. See you again in the next one. Bye!